Oi, it's Bao, and I am back. So, ayun ho, ano? Nandito na naman kayo sa aking panibagong video. So, ano nga bang gagawin natin ngayon? So, yung vlog na to is a different kind of vlog. Gusto ko i-share dito kung ano yung nafe-feel ko nung moment na yun, and kung ano yung thoughts ko about dun sa moment na yun. So, gusto ko lang din i-share kung paano ako tumingin sa isang moment or basta sa life kung ano yung tumatakbo sa isip ko habang nangyayari yon at the moment nung time na yon. So yun, palawin natin yung vlog, start na natin, let's go. Oy, it's Bao. Aalis ako ngayon sa bahay. Ayan, nag-impake na ako. Hindi kita. Ayan, yun yung mga damit. Tapos kukuha pa ako ng mga pangligo na materials. Pangligong materials. Mga shampoo, sabon, gano'n. So, pupunta ako ngayon sa Manila, kung saan nandun yung apartment ni Ninang. Ayun. Magbabakasyon ako doon ng 3 days hanggang birthday niya. Birthday niya kasi sa Sabado. Hindi man pala 3 days. 2 days lang pala. Kasi Thursday ng gabi ngayon, tapos hanggang Saturday ako. Nang umaga siguro. Tapos, hatid yata ako ng hapon. Or, basta sabay yata kami uuwi. Ay, hindi. Sunday pa nga pala siya uwi. Ayun, hindi ko na alam. So, ayun, basta yun. Thursday hanggang Saturday ako sa apartment. Tapos, ayun, mag-iimpakin ako ngayon ng pangligo. Basa pa sila kasi kakaligo ko lang din. So, ayun, punasin natin sila. Muntik na kitang malimutan. Pag ako umaalis at nag-overnight or something, lagi ako life hacks na rin para hindi kayo makulangan sa saksakan pag kailangan nyo mag-charge. Mag-charge habang naglalaro, nag-chat-chat, or nag-e-edit yun. So, good tip for you. Ayun, excited ako nito nung day na to na pupunta ako sa Manila. Kasi nung time na to, patapos na din yung term namin. Wala na akong kailangan ipasang requirements nun. So, yung time na meron ako sa Manila is to relax and have a break from ACADS and kung ano yung mga inaasikaso ko. And yung opportunity din na iba yung space mo. Since antagal ko nang nakastock dito sa bahay, antagal nating nakastock sa kwarto, iba yung feeling kapag ka bago naman yung nakikita mo. So, iba rin yung effect nung environment na yun sa feelings mo. Parang nag-vacation, ganun yung feeling niya. So, excited ako nun kasi alam kong mag-i-enjoy ako. And habang nasa road ako, papuntang Manila sa may expressway, ang comforting, ang saya kasi sobrang relaxed ako and comfortable. Since yung roads, lights, tunog ng cars, yung wind, yung atmosphere, yung environment dun sa labas tuwing gabi makes me feel calm. Iba yung comfort na nabibigay sa akin nung environment sa labas na yun tuwing gabi. Hindi ko alam bakit, pero parang ang relaxing lang talaga ng sounds. Yung feeling, parang you're at peace. Ayun, yun yung feel ko. I feel at peace. Kapag nandun ako and kapag ka naramdam ako yun, naririnig ko yung sounds na yun. Sobrang comforting niya. Nagbigay siya ng chance for me to think about many things. Since nakapost ako sa mga need ko as ikasuhin, sa life, sa reality, nagkaroon ako ng time para mag-think about other things. Gusto ko i-share sa inyo na habang nandito ako sa road na to, gusto kong umiyak nun. So, sobrang comforting and happy nung feeling na miss ko si mama. Kasi that's what I feel with her. Ayun, naalala ko siya. Hindi lang to isang beses or hindi lang ito dito ko naramdaman na mamiss siya ng ganun. Sabi nga, it's different when you lose someone you love. Iba yung impact sa akin kasi si mama yung pinaka greatest love ko. Ang daming beses na randomly lang siya biglang pumapasok sa isip ko nung naminis ko siya, naalala ko siya. Mahirap kasi hindi mo alam kung kailan mismo yun. Isipin mo habang gumagawa ka ng work, studies, minsan mamimiss mo siya bigla kasi alam mo yun, yung feeling na nabigay niya sa'yo. Yung comfort and yung love, minsan kapag pagod ka na gusto mong maramdaman and so maalala mo siya bigla. And yun yung na-feel ko nung nasa kotse ako. Tinitignan ko lang yung labas, yung scenery sa labas, yung buildings, yung movement. Pero ayun nga, parang naging open lang yung feeling ko nun. And yun yung nabibigay sa akin na comfort ng labas tuwing gabi. Night person talaga ako. Still, hindi naman nawala yung fact na masaya ako sa life ko ngayon and na ang dami kong gustong
sa life ko ngayon. Pero sabi ko nga sa sarili ko noon, lahat may reason. Napaisip din ako kasi nung time na to, naguguluhan ako sa kung anong gusto kong i-pursue. Gusto ko pa rin mag-MMA. Sadyang hindi ko lang alam kung anong career or trabaho yung iti-take ko. Kasi natatakot ako noon na baka mag-fail ako sa isang bagay, paano ako magiging stable sa buhay ko. Pero ayun, sabi ko nga, hindi naman siguro hahayaan ni Lord na meron akong privilege na ganito and meron akong capability na ganito kesa sa ibang tao. Napapatanong ako sa sarili ko na bakit ganun? Na bakit ang swerte ko kaysa sa ibang tao? Na bakit ako nakasakay sa kotse and yung iba nagbebenta sa labas ng basahan? Bakit ako yung nag-aabot at bakit sila yung nanghihingi? Hindi ako nag-discriminate, hindi ko minamaliit yung iba. Sadyang iniisip ko lang kung bakit ako yung nandito kesa sa iba. Iniisip ko nung time na yun kung ano kaya yung reason na binigay sa akin ni Lord and yung purpose na dapat kong gawin sa buhay ko with other people. May reason. May reason kung bakit nandiyan ka. May reason kung bakit mas capable ka. And ayun, alam ko sa puso ko na gusto ko tumulong sa ibang tao. Gusto ko rin i-open yung feelings niyo na ganito. And gusto ko rin mag-reach out dyan sa inyo. Na itong channel na to, sana makapagbigay ng comfort din sa inyo. And yun yung mismong goal na gusto kong gawin sa channel na to. Hoping na mag-succeed. Yun yung niisip ko nun. Alam ko naman na hindi ako papabayaan ni Lord sa gusto kong tulong na ibigay sa ibang tao. And so ayun, yun muna yung thoughts natin ngayon. Babalik ako sa inyo mamaya. Panoodin muna natin yung continuation ng video na to. Let's go. Saan floor ka? 7. Ah, 7. Ding, ding, ding. Boom. Wow, buwad. Hello, please. Hello to you, please. Wow! It's you I want. Hello, what's up mga kaibigan, kapatid? Wala, nandito na kami. Nakarating na kami dito sa Manila. Hindi ko pa mapakita sa inyo yung scenery dun sa labas. Yung view. Wala, nandito lang ako sa may baba. Ayan, ganyan kayo kababa. Ayan yung TV. Ayan lang yung sahig. At ayan yung kama. Naninang. Ito, yung supana pwede maging kama. Transformers. The joke. Yung broadband ko ayaw magbuga ng wifi. Bakit ba katawa ng tao? Ayaw magbuga ng wifi. Tapos, awan ko, may napindot yata ako dito eh. Alam niyo may wifi naman. Ayan o, taas ng signal o. Puno ayun o, puno yung bar dun sa ano. Sa ngayon, manonood naman ako ng Netflix sa TV ni Ninang. K-drama. Startup. Kung hindi naman, anime. Hello, what's up? Good morning sa inyo. Mukha pa akong sabog. Good morning sa 1:30 ng hapon. Tayo ay napilitang mag-ayos ng gamit. Ayun, nandun sa baba yung, ayan, yan yung kama ko. So ngayon, meron kasing dadating na kaibigan si Ninang. Kakain kami dito. Kaya, mag-iisip pa na ulit siya. CCTV ka dyan, girl. Na-joke. Meron kasing cabinet dito sa may kama ni Ninang. So, may apakita ko sa inyo kung nasan. Kung saan nila lagay yung mga gamit. Kailangan natin kung madali kasi malapit lang yung office ni Ninang dito. Maglalakad lang silang dalawa. Sana tagalan ni Ninang yung paghatid sa kanya dito sa apartment. Gilamos pa ako kasi yung mukha ko mukhang dugyot. Hindi maipit ng baba. Ngayon na yun. So fast. Oo, ulan. Akala ko kasama mo na siya. Hindi ko naman napansin na umuulan eh. Oo nga, hindi siya mukhang naulan dito sa side na ito. Hindi, sa baba umuulan. What?
naman sa baba, pero sa taas hindi. Hindi ko alam. Baka nasa baba yung clouds. Wow. Fun fact. Mahilig ako mag-interior design din. Kaya naging isa sa choice ko rin interior design. Kasi wala eh. MMA. Pag-ilabas na ako. Bye. Wala kasi ayaw. Kahit kita siya. Wala? Kita siya doon sa CCTV. So, bakit ka merong CCTV? Dahil nag-video ako. Vlog. Kila. Camera shy ako. Yan, yellow ka mo. Street foods. Kanin. Yeah, street foods. Thank you. Ano yan? Ay! Hi! Siya yung friend ni Nina. Kain, guys. Nagpipicture at sila. Ako nakain pa din. Wow, tangkad ko, no? May vlogs na si Nina dito, eh. Bakit kaya? Sige na. Umalis na sila Ninang. May dinner sila ng mga ka-office mates niya. So, ako, iwan ako dito mag-isa sa may apartment. Ay, ito pala yung pinaglagyan nung ano. Niligpit ko kanina doon. Pwede ito hatakin. Hindi ko lang kung paano, baka masira ako. Pero ito, hinahatak to tapos merong kama dyan sa ilalim niyan. I mean, merong pwedeng paglagyan ng cushion. So, ayun ngayon, paano ko nang manood ng anime? Wala, yun lang talaga yung gagawin ko. Sarap matulog dito kasi parang laging gabi. Hindi mo daman na maliwanag sa labas. Manong oras na ba? Yan, 4:53 na. So, ito yung labas na. Medyo madilim na sa labas. Gusto ko picturean yung view. Uy, pwede buksan yung bintana. Ayan. Para malabas ko yung camera. Hindi kasi ako pwede lumabas to be safe. Wala rin kasi akong susay. Dinala ni Ninang. Need natin ilock syempre yung ano, apartment bago tayo magkalagala sa labas. At tayo yung mananakawan. Kahit na sabihin natin safe dito. Picture ako na. Ang lupit na sa may aircon. Sana hindi ko mapakita. Ayun. Tignan mo yung pumapantay sa aircon. Yung maliit na bato na nag-hold. Amazing. Alam nyo ba? Sobrang amazed ako sa design na to. Wala lang. Ang ganda. Tapos naiikot pa. Like, ano na diba? Ang ganda. Yo! Kakashoot ko lang ng ano, isang content pa na ipopost ko sa YouTube. So, yeah. Talkvid siya. Tagal ko nang hindi nakapag-talkvid ng ganun. Natutuwa lang ako kasi kapag gabi, sobrang gusto kong nakakita ng buildings and roads, ganun. Kasi ang daming ilaw. Ayun, pakita ko sa inyo yung view. Dinikit ko kayo sa salamin. Ang ganda niyan para sa akin. Puro ilaw. Gusto ko picturean. Ito yung foods ko. Tignan nyo. Ito yung carbonara na niluto sa kanina. Tapos ito yung tira kanina ng pizza. Tapos yung chicken wings ko. Ayan. Ito na yung kaanin natin. Tara, kain. Hello, dito kami kay Patripio. Sana sininang. Because it's her birthday. Singil chukahe. Alam mo yung singil chukahe? Ano? Singil chukahe. Ano yun? Happy birthday in Korean. So yun, sa dulong part ng vlog na to, ipa-flash ko na lang yung kung ano pa yung mga nangyari after nito. Ayun, explain ko na sa inyo kung ano yung na-feel ko dun sa days na to. Na na-spend ko dun sa Manila. Kung makikita nyo naman sa vlog ko, sobrang random lang ng mga pinapakita ko.
sobrang, alam mo yun, most likely, walang sense masyado kung anong laman ng vlog ko. Kasi, yun yung things na na-appreciate ko. Yung simple things lang na, ma-spend ko yung time ko na manood lang ako ng k-drama, ng anime, habang nakain ng comfort food ko. Sobrang comfort food ko yung pizza, fries, and other heavy snacks, ayun, pasta. Sobrang sarap lang sa feeling nung time na yun. And yun yung klase ng relaxation na gugustuhin kong ulit-ulitin. And also, spending time with my family is also one of the good things na na-spend ko sa time ko nung time na yun. Since birthday kasi ni Ninang, nagpa-party siya. Online party, ganun. So, nag-video call kaming family. Ayun, nag-spend lang kami ng time to celebrate with her sa birthday niya. Yung simple moment na yun, yung isa sa chine-cherish kong moment talaga. Yung whole stay ko dun sa Manila. Sobrang nakakagaan sa feeling. Para akong nag-restart yung feeling ko kasi nga, bagong feeling doon. Need din talaga natin ng time na maalagaan yung sarili natin. And, alam yun, ma-spoil. Kahit minsan lang, syempre, ginagawa natin yung best natin. Lalo na ngayong quarantine, ginagawa natin yung best makapag-cope up. And deserve din natin na mabalik natin yung care sa sarili natin. Sobrang sabog lang and random lang talaga nung laman ng vid na to. Nalabas ko lang kung ano yung gusto kong ilabas na feeling, gusto kong ilabas na enjoyment sa buhay ko. And we need that kind of time para sa sarili natin. So, ayun guys. Sana appreciate nyo rin yung mga simpleng bagay sa buhay nyo. Kahit onting time para sa sarili nyo. And, ayun. Sana kahit ang random lang nung vid na to, may naambag sa inyo. And, ayun guys. So, that's about it. So, I hope you like this video. And if you do, give it a thumbs up. Subscribe for my videos every week. And to get notified every time I post a new video. Comment down below if you have any suggestions for me to make next time. That's it for today. See you guys next time or in my next video. Don't forget to keep your mind set.